Di ba? If hindi importante sa Panginoon yung panglabas na anyo, bakit itinuturo pa niya na dapat manamit tayo, mga babae, ng mahinhing kagayakan? Bakit itinuturo po kahit nung panahon pa lang po nila na dapat ang babae huwag mananamit ng ukol sa lalaki at ang lalaki huwag mananamit ng ukol sa babae sapagkat ang gumagawa ng ganung bagay ay karumaldumal sa harapan ng Panginoon? Bakit po mga kapatid, gusto ng Panginoon presentable tayo kung kahit ano po pwede? Hindi ka nga makapanamit ng kahit ano sa opisina mo. Hindi ka nga makapanamit ng kahit ano sa eskwelahan mo. Hindi ka nga makapanamit ng kahit ano doon sa... Tapos sa simbahan, palalabasin mo kahit ano. Sino ba ang hinaharap natin dito? Abe, kung si pastor nyo lang hinaharap nyo rito, kahit ano na lang ang suot nyo. Pero ang sinasamba natin ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sana wag po tayong patangay ngayon sa mga nakikita nating, di ba? Yung bang para lang ma-welcome ang lahat, para lang lumabas na talagang welcoming ang dating, ha? Kahit ano gayak mo, kahit anong suot mo, wala tayong tatanggihan kahit sino, ano man ang suot nila, na papasok sa bahay-sambahang ito, wala tayong tatanggihan kahit sino, everybody is welcome, pero sa mga nakakaintindi ng ang gawain ito, gawain ng Panginoon, dapat lagyan natin at panatilihin natin yung makadiyos na standard. Opo, mga minamahal. Hindi po pwedeng song leader ka dito tapos paglabas mo, uso kang lumalabas sa bibig mo. Di ba? Hindi po pwedeng sa simbahan, puspus ka ng banal na spirito tapos paglabas mo, puspus ka ng alak. Mga kapatid, di ba alin ang hindi tayo dumami? Basta ang importante, pinananatili natin yung divine standard. Kaya young people, kung iniaayos kayo ng tagapanguna ninyo, ng leader ninyo, hindi kayo dapat negatibo doon. Iangat natin. Eh, grabe. Yung big night nyo, mga kapatid, eh. Ah, ang titindi po ng mga gayak at kasuotan natin, eh. Ano kaya gawin natin tuwing service big night? Kasi ako, bilib na bilib ako sa inyo. Isipin nyo, hapon na nakapagparaos kayo ng big night, ano? Matindi ginawa nyo, big night, alas dos ng hapon yata, alas tres. Nag-request pa ako nun, baka po pwedeng i-late natin ng isang oras. Oh, yan ang kagandaan ng big night natin, walang napuyat, mga kapatid. Oh. So, ang point ko po, isa yan sa paraan na ipinaparamdam natin sa mga young people, kasi alam nyo po, ang Diyos, Diyos ng distinction po yan. Opo, mga kapatid. Ha? Alam mo, kapag ka ang tao pupunta sa... palengke. Alam mo kapag ka ang tao pupunta sa eskwelahan. Alam mo kapag ka ang tao papasok sa opisina. Alam mo yung tao pagkapapasok sa loob, di ba? Alam niyo? Sigurado, di ba? Bubuksan ang pintuan yan. Iyon ang matiyak mo, papasok sa loob yan. Oh, dapat alam din natin pag ang tao papasok sa simbahan. Diba? Mahirap yung simbahan na pupunta mo, hindi ka pa napagbintangan, ang akala pa, oh, saan ba ang party-party, ha? Saan ba yung... Standards. Nakakalungkot po yung panahon na palalabasin ng tao na yung tama ay mali at yung mali ay tama. Diba? Delikado po yung panahon na pababayaan na lang. Kaya sabi ko nga po, at least... sa church na ito, panatilihin po natin yung divine standard. Amen?